Sa Ang Panday, marami nakapagsabi sa akin na kung paano niya binubusisi yung eksena, kung paano pinapaganda, kung paano siya nakatutok sa pagdidirek, sa script. At syempre, hindi niya pababayaan yung acting na binibigay niya dun kasi kumbaga first baby niya yan eh, unang pelikula niya yan. Tapos ang nakakaloka pa, MMFF yan, Metro Manila Film Festival. So, napakalaki na expectations ng tao. So, syempre, ayaw niyang mabigo ang mga tao. Gusto niya na ibigay sa mga tao yung worth ng money na babayaran nila pag nanood sila ng pelikula. Kaya, yun yung nasa isip niya. Alam ko, kasi ganun talaga siya mag-isip. Para sa akin, stand out yung Ang Panday kasi walang tao ang hindi nakakakilala sa Ang Panday na ginampanan ni The King, diba? So, pag ni-remake siya, aware na ang tao. Tapos, ang alam ko, 80 plus ang artista na mapapanood sa Panday. Ang dami, di ba? Parang casting ko, parang isa na yata ito sa pinakamalaking pelikula na mapapanood sa festival. Siyempre, makabagong panahon tayo ngayon. Yung entertainment value, tsaka hindi yun pababayaan ni Coco. Babantayan niya yun para maaliw tayo sa pinapanood natin, ma-inspire tayo, mamangha tayo, ma-entertain, ganun.